Ome, sorry ha. Ikaw tuloy itong nasaktan. Ang mahinang wika ni Myla habang nakapikit. Ay ayatin ka, my loves, ang wika ni Ome. Ano? Di kita maintindihan, bakla. Huwag ka nga mag-Ilocano dyan, ang saad ni Myla. Mahal kita, yun ang ibig sabihin nun, ang sagot ni Ome. Kung katapusan ko man ngayon, gusto kong sabihin sa'yo na mahal na kita mula pa noong pagkabata. Kaso nahihiya ako sa'yo, kaya dinadaan ko na lang sa pang-aasar, ang paliwanag ni Ome. Nagpasalamat at napangiti na lamang si Myla sa tugon ng kababata. Maya-maya ay may narinig na naman silang kaluskos. Nakita nilang papalapit ang babae sa kanilang pinagtataguan. Kaya tinakpan ni Ome ang bibig ni Myla gamit ang kanyang kamay. Patuloy na nagkabuli. Patuloy nang nagkubli ang dalawa habang ang babae ay nasa likod ng punong pinagtataguan nila. Pigil hininga silang dalawa upang di sila mapansin. Biglang may kumaluskos sa di kalayuan, kaya tumakbo ang babae at tumungo sa pinagmula ng kaluskos. May kambing na naligaw. Nakita iyon ng babae at agad na nilantakan. Dinukot ang laman loob at sarap na sarap sa pagkain. Kitang-kita iyon ni Ome habang takit pa rin ang bibig ni Myla. Ome, pwede bang tanggalin mo na yung kamay mo? Ang wika ni Myla. Napangiti si Ome sa itsura ni Myla. Sa tulong ng liwanag ng buwan, nakita niyang puno ng putik ang mukha ni Myla. Gawa ng kanyang kamay na puro putik na pinantakip sa bibig ng mahal na kababata. Agad na pinunasan ni Ome ang mukha ni Myla gamit ang kanyang damit. Maya-maya ay tumakbo palayo na ang babaeng naaagnas ang katawan. May naaninag si Ome na liwanag, kaya dahan-dahan silang tumungo doon sa pag-asang merong tutulong sa kanila. Pasan pa rin niya sa kanyang likod si Myla. Sapagkat di niya ito kayang maglakad gawa ng sugat sa binti. Ah! Mahinang sigaw na narinig ni Myla at Ome. Tiningnan ni Ome ang kanyang naapakan. Paapala iyon ang kanyang kasamahan. Laking gulat ni Ome nang makitang gumagapang ang mga kasamahan sa damuhan. Laking pasasalamat nilang dalawa sapagkat natagpuan na nila ang kanilang mga kasamahan. Sundan na natin ang liwanag doon sa isang bahay, ang wika ni Jasper. Kaya dahan-dahan silang gumapang patungo sa bahay. Nang malapit na, ay tumayo si Jasper na sinisiyasat kung ano ang nasa loob ng bahay. Sinilip niya sa butas ng dingding kung ano ang nasa loob. Nakita niya ang ibang mga kasamahan na officers na nakatali ang lubid. Nakita din niya doon ang isang lalaki na pamilyar sa kanya, si Eds, na siyang sinamahan ng isang grupo upang ibahagi ang kanilang dalang mga relief goods. Pinagtatadtad ni Eds ang isang katawan ng tao. Ang braso nito ay binigay sa babaeng naaagnas ang mukha. Ang lalaking naaagnas ang mukha naman ay nilantakan ang lamang loob ng taong nasa mesa. Kaya bumalik si Jasper mula sa pinagtataguan ng team at ibinalita kung ano ang nakita. Nag-isip sila ng plano. Lahat ng lalaki ng team ay dahan-dahang papasok ng bahay. Sumisigaw sa takot at humihingi ng tulong ang ibang officers na nasa loob ng bahay. Ang lalaking naaagnas ang mukha ay patuloy sa pagkain ng lamang loob ng tao na nasa mesa. Masuka-suka ang dalawang nabubuhay na officers nang makita na kinakain ang lamang loob nito. Huwag kayong mag-alala. Hahanapin ko pa ang iba niyong kasamahan. Andito lang sila. Pangising wika ni Eds. Pumasok ng dahan-dahan si Jasper sa pinto
habang abala si Ed sa pagpapakain ng mga tinadtad na katawan ng dalawang tao na naaagnas ang muka. Biglang hinablot ni Ed ang isang bangkay ng batang officer at itunulak sa babaeng naaagnas ang muka. Nang biglang sumugod ang mga malalaking officers upang tulungan ang dalawang mga kasamahan, may nakita si Jasper na malaking sanga ng kahoy at papaluin ito si Eds, subalit malakas itong nakailag. Susugudin sana ng itak ni Eds si Jasper nang biglang tumalo na naman si Enkil mula sa likod nito at sabay pukpok ng bato sa ulo ng katutubo. Malakas si Eds, hindi ininda ang dugo na tumulo sa kanyang ulo. Panay pa rin ang pagpukpok ni Enril sa kanyang ulo gamit ang nakuhang bato. May nakita naman si Jasper na lubid at itinali iyon sa dalawang paan ni Eds. Natumba si na Eds at Enril, kaya tinulungan na ni din ni Tristan si na Enril at Jasper sa paglaban kay Eds. Hanggang sa maitali na nila ang paa at kamay ni Eds at unti-unting nanghihina sa pagpukpok ni Enril ng bato sa ulo nito. Samantala, ang babaeng naaagnas naman, ang muka ay pilit na sasakmalin na naman nito si JB. Masuka-suka si JB sa baho ng babae at sa itsura nito. Pilit na kakagatin nito si JB at gamit ang matutulis na kuko ay pilit na pinabaon ito sa tiyan ni JB. Nakita ni Ome ang itak na pagmamay-ari ni Eds kaya hinataw nito sa leeg ang babae. Ngunit sugat lang ang napala ng babae at di man lang ito nasaktan. Panay pa rin ang pagsakal nito kay JB. May nakita si Ome na plastic bag kaya pinulupot ito sa ulo ng babae at panihataw ng itak sa kamay ng babae upang mabitawan ito si JB. May nakitang panali si Ome kaya tinali niya ang babae. Ngunit panay pa rin ang pagpupumiglas nito kahit wala ng kamay. Samantala, nakalabas ang lalaking naagnas ang muka at hindi nila namalayan iyon dahil sa kanyang laban. Tulong! Sigaw ni Myla habang pilit na hinihila ng naagnas na lalaki ang kanyang paa. Tumakbo ang mga kasamahan niyang mga babaeng officers dahil sa takot, kaya naiwan ang kawawang si Myla na hindi nakatakbo dahil sa natamong sugat. Pilit siyang kakagatin ng lalaking naagnas ang muka. Marami na din siyang galo sa braso gawa ng panlaban. Pinukpok ni Joy ang ulo ng naagnas na lalaki gamit ang flashlight. Subalit itinulak lang siya ng lalaki at patuloy na sinusugod si Myla. Maya-maya ay dumating si Jade na humihingal sa pagtakbo. Gamit ang matutulis na sanga ng kahoy ay tinusok niya ang likod ng naagnas na lalaki. Nanghihina ito ngunit pumipiglas pa rin. Dumating ang mga lalaking officers at nadatna ng lalaking naaagnas ang muka na nakahantusay sa lupa. Itinali nila ito kasama ng babae. Myla, okay ka lang ba? Pag-aalalang tanong ni Omi habang niyayakap ang kababata. Ngunit di makapagsalita si Myla dahil sa takot. Inakay na lamang siya ni Omi at nagtipon-tipon silang mga officers. Inilabas nila sa loob ng bahay ang babaeng naagnas ang muka. Itinali nila iyon sa puno kasama ang lalaki. Ngunit kahit tadtad na ng sugat, handa pa rin itong sumugod upang kainin sila. At si Eds naman ay tinali sa isang puno habang wala pang malay. Ang ibang kasamahan nila, mga officers, ay kinain ang mga lamang loob. At ang taong tinadtad ng pera-peraso ni Eds ay ang kanilang guro. Dalawang buhay na lang ang natira sa isa pang grupo. Pinakawalan sila mula sa pagkakatali nila Enril at Tristan, habang silang dalawa ay tulala pa rin. Maya-maya
ay nagkamalay na si Kapitan Temyong. Nakita siya ni Jade sa loob din ng bahay na tinali din ni Ed sa haligi. Mga ano ba yan? Ang mga taong naaagnas ang mukha? Tanong ni Jasper. Sila ay namatay na noon isang buwan na ang nakakalipas. Laking pagtataka namin kung bakit nawala ang mga bata dito sa bukid. Mga amaranhig ang tawag sa kanila. Hindi namamatay hanggat walang magmamana sa bato ng kanilang taglay, wika ni Kapitan. Samantalang ayaw tanggapin AIDS ang bato na taglay ng mga magulang sapagkat ayaw niya rin maging katulad sa mga ito. Kaya mas pinili niyang alalayan na lang ang mga ito ng makakain ng tao. Nag-uumaga na at marami ng katutubo ang bumaba galing sa bundok at nakita nila na ang mag-asawang inilibing nila noong nakaraang buwan. Laking gulat nila na naging amaranhig ang mga ito at sinabi ni Jade sa kanila ang lahat. Mula sa kanilang mga dalang gasera ay sinaboy nila ang gaas sa mag-asawang amaranhig. Kumuha ng posporo si Kapitan at sinigaan ng mag-asawa. Wala na kayong mabibiktima pang muli, wika ni Kapitan. Huwag! Ang sigaw ni Ed habang umiiyak. Habang natutupok ng apoy ang mag-asawang amaranhig, ay ganun din ang pag-iyak at sigaw ni Eds hanggang sa nasunog ng tuluyan ang mga magulang. Bumaba ng bayan ng ilang katutubo upang humingi ng tulong sa mga pulis at makuha ang mga bangkay ng mga batang officers na wala ng mga lamang loob. Habang si Eds ay binabantayan ni Kapitan at iba pang mga katutubo upang hindi makawala sa puno ng konsensya nakatali. Di makapaniwala ang mga batang officers sa kanilang naranasan. Habang yakap-yakap ni Omi si Myla, ganun din ang ibang officers sa kanilang mga kasamahan. Maya-maya ay tumating ang mga pulis at hinuli si Eds na siyang pasimuno ng patayan. Habang ang dalawang amaranhig na sa nasunog, ang mga labi nilibing na muli sa lupa. Sumakay na sila sa kanilang sasakyan. Okay ka lang ba, my loves? Habang pilit na pinapagaan ni Omi ang loob ni Myla. Huwag kang mag-alala, ligtas na tayo. Napangiti na lang si Myla na tuwing tumingin sa kanya ngunit wala pa rin imig. Ganon din ang iba pang kasamahan. Hindi pala natuloy ang pamimigay ng relief goods ng kabilang grupo. Pinamerienda muna sila ni Eds at maya-maya ay nakatulog sila. Yun ang naalala ng isang kasamahang officers na ikinwento sa pulis. Pagkagising nila ay nakagapos na sila kasama ng guro. Paliwanag pa ng OSIF officers na nakaligtas sa pulis. Dumiretso muna sila sa ospital ang mga officers kasama ang ilang pulis upang magamot ang mga natamong sugat. Huwag kayong mag-alala, ligtas na kayo, ang wika ng pulis na nagmamaneho ng kanilang sasakyan. Mula din sa araw din yun ay wala ng katutubo ang nawawala at simula ng araw din yun ay nagkamabutihan na din ang magkababatang si Myla at Omi.